Happy Sunday, everyone! Ngayon po ay isa na namang magandang lesson o pag-aaral o mensahe ng Diyos ang ating mapapakinggan. At sa umaga po ito, hindi lang po ako nag-iisa dahil may kasama na naman po ako na magbabahagi sa atin ng salita ng Diyos at kayo din ng kanyang life testimony. So, abangan niyo po kung sino siya. Amen po ba? So, bago po tayo magpasimula, tayo po lahat ay manalangin. Inaanyahan ko po na ang lahat ay sumabay sa panalangin na ito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, for giving us another opportunity to live in this world and to enjoy the life to the fullest. Dahil alam po namin, Lord, ikaw, ito ang blessing ng mga tao na tunay, na nagtitiwala at sumusunod sa iyong kalooban. Lord, samahan niyo po kami sa aming pakikinig ng salita mo. Nawa ang dalangin po namin na ang mensahe sa araw na ito ay patuloy na makapagpamulat ng aming mga espiritual na kaisipan, na mga mata, upang kami, Lord, ay patuloy na maging matatag at patuloy, Ama, na lumalim sa aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Lord, lubos namin maunawaan ang magandang plano mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Lord, for giving us this opportunity to bless you, to honor you, and to give thanks to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So katulad po na sinabi ko, isa na naman pong very inspiring and timely message ang ating mapapakinggan sa umagang ito. Na ito po ay pinamagatang huwag magmadali para di magkamali. So huwag tayo, at alam ko lahat po tayo ay nakakagawa niyan. We are always in a hurry. Okay? So, ano po ba na idudulot ng pagmamadali sa ating buhay? At ito po yung mahalagang leksyon na dapat natin matutunan. Ngayon po, ito po ang katotohanan that we are now living in a world that wants what it wants and it wants it right now. Okay? So, madalas kung mapakinggan yan, ayok, hindi bukas, hindi next month, next week. I want it now. Okay? Mag-isa mga commercial sa TV. Now na! Okay? So, ganun po yung mga maririnig natin, mga sinasabi. Sa mga psychologists po, tinatawag po nila itong filosofiya na ito, idea na ito, na instant gratification. Ngayon, ano po yung sinasabi nitong instant gratification? Ang sabi po dito, what instant gratification says, I want it now and I'll have it now. No matter what the cost, don't worry about tomorrow. Live for today. So, ano po yung mali sa kaisipan na ito? Pilosopiyang ito, alam niyo po, marami po magagandang pag-ugali ang nawawala, lalo na po sa ating henerasyon ngayon. Ang una po nawawala dyan, disiplina. Amen po ba? Pangalawa, yung pagpupursige. Dahil ang alam nila, ang buhay hanggang ngayon lamang. Kahit anong mangyari, basta ang mahalaga, masaya ako, okay, komportable ako, at nagagawa ko kung anong gusto ko ngayon. Okay? Kahit ano pa ang halaga nito, basta makuha ko lang kung anong gusto ko ngayon. Okay? So, discipline, perseverance, and third, patience. Nawawalan na po ng katiyagaan. At kaya napaka-importante po na maintindihan natin ito. Hindi lang po ito para sa mga makabagong henerasyon, kundi maging sa ating mga magulang na dapat natin na ituro sa ating mga anak. Ano po ang dapat nilang matutunan? Na hindi lahat ng ating gusto sa buhay, okay, not all the things that we want in our lives won't come quickly or easily. Lalo na po patungkol sa mga bagay, patungkol sa Diyos. Katulad po ng ating pinag-aralan sa episode 2. Kung napakinggan niyo po ang mensahe na yon, yung be God's best and not world's best. Naalala niyo po ba yung istorya ni Iso? Amen? So ano po pipiliin niyo? Kasi nga naman, yung iba, ayaw gawin ang kalooban ng Diyos sa sobrang tagal. Di po ba? Katulad na nangyari sa kanyang lolo si Abraham, it took 25 years bago mangyari ang kalooban, samantalang siya pinangakuan ng Diyos na mula sa iyo, dadami na kasing dami ng bituin sa langit at buhangin sa karagatan ang iyong lahi. Pero bakit ang tagal dumating? Okay? So, yun ang nawawala sa maraming tao. So, katulad po ng lesson na yun, halos pareho lang po ito ang nangyari ito sa buhay ni Iso. Kasi si Iso, ano pong klase siyang tao? Sabi sa Hebrews 12:16-17, kung naalala po ninyo, na dahil lamang sa isang mangkok ng sabaw, pinagpalit niya yung kanyang birthright. At ito po, halos kahawig din po ito ng ating pag-aaralan. Kasi yung pag sinasabing instant gratification, I want it now. Kasi ito yung gusto ko, kasi gutom ako. So ang isip nila, kung hindi ko makuha ito, ikamamatay ko. Okay, so yun po yung kanilang takot sa puso nila. Kaya misa sinasabi pa nila, meron pa sila sinasabi, yung ating mga henerasyon ngayon, YOLO, you only live once. Okay, so siguro naman naririnig nyo rin yan. Amen po ba? Pero tandaan po natin, okay? So ang sabi nga po, ang katotohanan, the truth is,
there is no instant gratification with the things of the Lord. Ang mga bagay na patungkol sa Diyos, everything is going to come in God's time, God's way, in order to get God's best for you. So, kailangan po na maintindihan natin to nang kung gusto natin makuha yung God's best, or if we want to be God's best, kailangan dumaan po tayo sa proseso ng Diyos. Sa pamamaraan ng Diyos, okay, at sa timing ni Lord. Okay, so si Lord ang may perfect timing. Amen po ba? Dahil tandaan po natin, sabi doon, God's best is always worth the wait. Kahit maghintay ka ng matagal, pero pag nakuha mo naman at naranasan mo naman yung pinangako sa'yo ng Diyos, sasabihin mo, mabuti na lang, pinigilan ko sarili ko. Kung hindi, hindi ko mararanasan ito. Amen po ba? So, katulad po na sinabi ko kanina sa inyo, para if you want to have a successful life, okay, hindi lang dito sa mundo, kailangan we have to delay something. Yung pong delay gratification na sinabi ni Brian Tracy, ito po yung sinabi niya, the ability to discipline yourself to delay gratification in the short term, okay, in order to enjoy greater rewards in the long term is the indispensable prerequisite for success. Ano pong ibig sabihin ni Brian Tracy dito? Na kailangan medyo i-delay po natin yung pleasures in life. For us, kasi sa iba, bakit kailangan kong pigilan ang sarili ko? Eh dito ako masaya. Ngayon, ito laging bukang bibig ng maraming tao. Eh dito ako masaya eh. Bakit nyo ako pipigilan? Eh minsan lang naman ako mabuhay dito sa mundo. Amen po ba? Yan ang lagi naririnig natin sa mga tao na ang pananaw ay panandalian lamang. So, ang sabi ni Brian Tracy, kailangan yung delayed gratification. Yung delayed gratification po, ito po yung opposite ng instant gratification. Nang ibig sabihin nito, i-delay mo muna lahat ng pressures in life kapalit ng greater and long-term reward. Okay? Kasi yung instant gratification, ito naman ay yung pagkuha mo ng mga bagay para sa lang immediate reward. Okay? Agad-agad. Pero agad din namang mawawala. So, kailangan mamili tayo kung anong gusto natin. Titiisin natin, kaya nga meron po lumabas na enjoy now, pay later, or pay now, enjoy later. Okay, so kailangan mamili tayo. Anong gusto natin? Magsakripisyo muna tayo, katulad ng mga mag-aaral. Mag-aaral ka muna mabuti, kahit may mga barkada. Kasi, alika dito, sa kanay pag-aaral, nakasira ng barkada yan. Mag-enjoy ka muna, minsan lang to. Alam niyo po, pero pagdating ng huli, magsisisi sila. Kasi dahil sa kababarkada o dahil sa mga gimmick-gimmick, hindi nakakapagpatuloy ng pag-aaral at minsan napapahinto sa pag-aaral. Amen po ba? Kaya sa bandang huli, alam niyo po, ito po mahirap mangyari sa isang tao ang magsisi sa huli. So yung sinasabi nila na enjoy now, pay later, or pay now, enjoy later. Mas mahirap po yung magbayad ka ng huli. Dahil ang pagbayad ng huli, mas mataas ang interest. Tama po ba? Amen. So ano po yung magmamotivate sa atin para disiplinahin natin ang ating mga sarili? Okay, so kailangan paglabanan natin ito. So we have to discipline. Kasi katulad na sinabi ko, ito po yung nawawala dahil sa instant gratification na yan na sobrang pagmamadali. Nawawala na yung pagdisiplina na ito po ang susi para tayo magtagumpay. Ano po magmamotivate sa atin? Sabi po sa Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people are unrestrained, but happy is he who keeps the law. So, ano ibig sabihin nun? Kailangan maging klaro sa'yo. Disiplinahin natin ang ating sarili pagdating sa salita ng Diyos at maintindihan natin kung ano yung pangako sa'yo ng Diyos at ano yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi kung klaro po iyan, maintindihan natin, ito po yung pipigil sa atin. Ito yung kukontrol sa atin. Ay, hindi ko gagawin to kasi may gustong gawin sa akin ng Panginoon na alam ko na ito magiging susi para magtagumpay ako. Kaya nga sabi doon, but happy is he. Kaya sa bandang huli, dahil sa pagsunod mo at pagpigil mo sarili mo, ikaw ang magiging masayang tao. Type niyo po ba yun? Sumagot po kayo ng amen. Doon po sa comment section, magsagot pa kayo ng amen. Okay? So, yung pong umaagree sa message na ito. Ngayon, how to discipline ourselves? Paano po natin didisiplinahin ang ating mga sarili? Alam niyo po, wala pong ibang magtuturo sa atin kung paano disiplinahin ang ating sarili, maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, so, dahil ang ating Panginoon, ang dami niya. Ang ginawa ng ating Panginoon, dinisiplina niya ang kanyang sarili. Okay, sa paanong paraan? Pag-aralan po natin ang Matthew 4. Okay, so siguro familiar sa inyo ang mga bersikulo na ito. Simulan po natin sa verse 1 ng Matthew chapter 4. Ang sabi doon, then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Okay, so verse 2, and after he had fasted 40 days and 40 nights, he then became hungry. Okay, so Jesus was led and filled by the Spirit.
Okay, so after he fasted 40 days and 40 nights. Ngayon, ito po yung kalalagayan ng ating Panginoon during that time. Dahil siya nga po ay nag-fasting, so ang kanyang kalalagayan noon, siya ay gutom. Okay, alam niyo po, sa mga nagpa-fasting po, madalas mag-fasting, alam niyo po yung hirap ng pag nagpa-fasting, yung tukso pag nagpa-fasting, di po ba? Na kahit pa ikaw ay nagpa-fasting, di ba? Lalo na yung 40 days. Nako, pag tingin mo sa butike, ang tingin mo dyan, lechong manok. Yan, ganyan po yung mga tukso. Dahil kung ikaw ay nagpa-fasting, when you're in prayer, and if you're in prayer and fasting, and if you are filled with the Holy Spirit, mas malakas po yung test sa ating gratification, yung mga pleasures in life. Mas malakas po yan. Kaya nga, nandito. Okay, ito yung larawan na kung saan ang Panginoon ay tinukso ng Diablo. Okay, pakinggan po natin. Dahil alam ng Diablo kung anong kalalagayan ng Panginoon during that time. Okay, so verse 3 ng Matthew 4, ang sabi doon, "And the tempter," si Satan, "came and said to him, 'If you are the Son of God, command that these stones become bread.'" Dahil alam niya, nagutom ang Panginoon dahil nga nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Anong unang tukso sa kanya? Okay, so sa Tagalog, "Di ba anak ka ng Diyos? Di ba makapangyarihan ka? Utusan mo yung mga bato na maging tinapay." Okay, so yun na una. At alam niyo po, marami rin tao natutukso ngayon. Dahil sa totoo lang sa ngayon, lalo na po sa ating krisis na nararanasan, mas malakas po ang tinig ng tiyan kaysa sa tinig ng Diyos. Amen. Kaya marami po ang nahuhulog sa tukso pagdating sa pagkain o sa food. Kaya lang, anong sabi ng Panginoon? Jesus Christ was disciplined not only to in having a spirit-filled life, but also he disciplined himself in memorizing and keeping the word in his heart. Kasi no siya tinukso, ano sinagot niya sa Diablo? "But he answered and said, 'It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God.'" Alam ni Jesus, dahil nga alam niya ang salita ng Diyos at ito'y nakatago sa kanyang puso at hindi lang nakatago dahil na-memorize niya. Dahil alam niyo po ba kung saan niya kinuha, saan niya kinote yung verse na yan? Ito po ay nanggaling sa Old Testament. Ito po ay nanggaling sa Deuteronomy 8 verse 3 na ang sabi doon, "He humbled you and let you be hungry and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know." Okay, ang sabi pa doon, "that he might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord." Okay, alam, dahil nga si Jesus, discipline niya sa Word of God, lang siya nagbabasa, and he memorized it, and he kept it into his heart, alam niya, at naging klaro sa kanya kung ano ang mission niya, at kung ano yung purpose niya, bakit siya nagkatawang tao, na siya ay mamamatay. Yes, mamamatay siya, pero hindi sa pamagitan ng gutom. Mamamatay siya. Okay, sabi sa Bible, "He will be hanged on the tree to save the world." Okay? Yun ang plano, yun ang purpose niya. Malino sa kanya yun. Kaya nga, kaya niyang pagliban ng tukso. Bakit? Dahil malino sa kanya ang salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante. Kaya nga itong ating series, I Love the Word. Kasi pag alam mo, naintindihan mo yung salita ng Diyos, pinag-aralan mo, tinanim sa puso mo, sinagawa mo, doon mo maintindihan yung perfect will ng Lord sa iyo, ay hindi pa ako mamamatay dito, di ba? So, kaya ko pong paglaban, kaya mong harapin ang mga hadlang na ginagawa ng Diablo sa iyong buhay. Okay, you can overcome all those temptations in your life. Ngayon, hindi tumigil si Satanas sa pagtukso sa kanya. So, verse 5, ito pa yung ginawa. "Then the devil took him into the holy city and had him stand on the pinnacle of the temple and said to him, 'If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written.'" Nakakatawang Diablo, no? Alam ang salita ng Diyos. Sabi niya, "It is written." Okay, ano sinabi ni, ito yung kinote ng Diablo. Sabi doon, "He will command his angels concerning you, and on their hands they will bear you up, so that you will not strike your foot against a stone." Totoo naman po na nasa salita ng Diyos yun. Nasa Bible ito, o nasa talagang sinabi ng Panginoon. At ito po ay nanggaling sa Psalms 91. Okay? So yung pong Psalms 91, ito po ay may title. Yung pong chapter po ng Psalms 91, "Security for the One Who Trusts the Lord." Okay? Kinote ngayon, pero mali naman po ang konteksto. Paano ko po sinabi mali ang konteksto noon? Kasi ang sabi niya, "For he will charge your angels." Totoo naman po, napadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang akayin ang kanyang kamay at para ang kanyang paa ay hindi masugatan ng mga bato. Okay? So sabi sa Psalms 91:11, ito po yung kinote niya, "For he will give his angels charge concerning you
to guard you in all your ways. Okay, kaya lang may pinanggagalingan to. At kung ikaw ang Diyos na gumagawa ng kalooban at may pagtitiwala sa Diyos, gagawin ng Lord to sa iyo. Balikan po natin yung, umakit po tayo ng konti sa verse 10. Sabi doon, no evil will befall you, nor will any plague come near your tent. So, ang sabi ng Diablo, sige nga, magpatihulog ka nga. Okay. Pero, ang sabi doon, kahit sabi sa'yo na mali yung konteksto ng Diablo. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, pa ikaw nagtitiwala at gumagawa ng kalooban ng Diyos, ang sabi doon, iingatan ka niya, papadala niya kanya mga anghel, at walang anumang mga Diablo, okay, ang makakapanaig sa'yo, at walang anumang salot ang dadating sa'yo. Hindi ikaw ang pupunta. Kasi ang sabi ni Satan, magpatihulog ka nga, di ba? Pero ang sabi doon, walang dadating sa'yo. Okay? Kaya naman, ang sagot sa kanya ng Panginoong Jesus sa verse 7, Jesus said to him, on the other hand, it is written, you shall not put the Lord your God to the test. Huwag mong subukin ng Panginoon. At ito rin po ay sinasabi sa atin ng Panginoon. Gustong ipaintindi ng Panginoong Jesus, hindi lamang sa Diablo, kundi para rin sa atin na huwag natin dalhin sa itest natin ng Panginoon na, halimbawa, kung tayo po itatawid, may nakalagay doon, huwag tumawid, nakamamatay. Sasabihin natin, kahit na, iingatan naman ako ng Diyos ko. Yun po, dinadala natin yun. We're putting the Lord on the test. Hindi po ganun na sinasabi ng Panginoon. Dahil doon, sabi doon, may ganitiwa sa kanya, wala dadating sa iyo. Pero kung ikaw mismo ang pupunta doon, mali na po iyon. Dahil iyon po ang pinagagawa ng Diablo. Magpakihulog ka nga. Okay. So kaya maling konteksto yon. Sabi doon sa verse 8, again, the devil took him on a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Okay, so verse 9, and he said to him, all these things I will give you if you fall down and worship me. Alam niyo po, sabi ng Diablo, hindi pa rin siya tumigil, dinala naman siya sa tuktok ng bundok. Sabi niya, nakikita mo ba yung mundo na yan? Tignan mo yung mga tao. Dahil sila ay under my control or my power. Tignan mo, napapatayan sila, nag-aaway-away sila. Pero huwag kang mag-alala, ibabalik ko sa iyo ang pamamahala na yan kung sasambahin mo ako. Okay? So, yun ang sabi ng Panginoon, ng Diablo sa ating Panginoon. Pero naiintindihan ng Panginoon that the only way to save this world, okay, para masalba niya o maligtas niya sa libutan na ito, ay sa pamagitan ng kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. That is the way to save. At hindi sa pamagitan ng pagsamba ay Satanas. Dahil one day, alam ng Panginoon, darating Panginoon, all the knees will bow before Him and He will be glorified and be exalted. Maliwanag sa Panginoon. So, hindi siya bumigay sa tukso na yun. Kaya nga, sa narinig ng Panginoong Jesus yun, alam niyo po, nagalit na siya. Dahil nasabi sa verse 10, then Jesus said to him, go Satan! Okay? Kaya exclamation point yun. Galit ang Panginoon. For it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only. Ito sinasabi ng Panginoon that the only way to save this world, maguluman yan, ang kaguluhan na yan, yung kawalan ng kapayapaan, ang kahirapan na yan, ang anumang mga galit at puot, napapalaya lang isang tao. Kung kikilalanin niya ang Diyos, sasamba siya at maglilingkod sa ating Panginoon. And that's the only way. Amen po ba? At hindi ang pagsamba kay Satan. Amen po ba? So paano po na-overcome ng ating Panginoon? Paano po niya dinisiplina ang kanyang sarili para ma-overcome niya yung mga temptations na yon? Una, he disciplined himself to have the spirit-filled life. Pangalawa, he disciplined himself in memorizing scriptures and keeping it in his heart. Na sa ganun, sa bawat atake ng Diablo, mayroon tayong isasagot. Hindi ba? At sinabi na, sige nga, gawin mo ang tinapay, kung hindi alam ng Panginoon. Di ba? Kung hindi alam ng Panginoon yung salita niya, nasasagutin niya ang Diablo, na hindi lamang sa tinapay na mabubuhay ang tao, kundi sa tinapay na may palaman. Di ba? Mali na yun. E di naisahan na siya ng Diablo doon. Amen po ba? So, ano lang po yun. Okay. So, another, discipline himself by having a surrendered life. Kaya nga, sabi doon, the world with Satan's power will fail to control you. Alam niyo po, makakapanaig lang tayo o magtatagumpay lang tayo sa mga temptations kung ang ating buhay is under God's power. Amen po ba? And it takes a lot of discipline para makuha natin yung kapangyarihan na yan. We have to discipline ourselves in praying, in studying the Word, in worshiping the Lord. So, yes, it takes a lot of time. Okay? Alam niyo po,
Katulad mo ngayon, na maraming dapat nagawin, pero natutuwa naman ako na nagbigay po tayo ng panahon. Ibig sabihin nun, dinisiplina natin ang ating sarili. At tandaan po natin, sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, amen po ba? Ang pagkasagawa ng salita niya ay ang ating kaligayahan. Amen po ba? So yun po lahat ng aking tinukoy na iyon. Alam niyo po, ito po yung mapapakinggan din natin sa isang testimony ng ating kapatid. Kung paano niya, kung paano gumawa din ang Diyos sa buhay niya. So ating pong pakinggan ang isang ang testimony ng ating kapatid. Walang iba kundi Sister Belle Miranda. Pakinggan po natin. Hi everyone, my name is Annie, but you may call me Belle. And today, I'd like to share how great is our God and how faithful He is in our lives. And I'd like to encourage everyone. Let me share this story with you. Every time po na ini-invite kami to testify or share about God, how great is our God, isa po ito sa sinashare namin. Especially po ako. I remember isa po sa naging mahirap na part ng aking life was when I and my sister ay nasa college na or about to enter college. So, ang daming temptation, ang daming problems, ang daming struggle because ang number one na naging problema financially, hindi naman capable yung aming mga magulang. And napakaraming temptations po. And the reason why I am sharing this with you because I believe marami din po ang kabataan or let's say mga magulang na ganun din ang pinagdadaanan. And also in our daily lives, hindi nawawala po yung temptations sa buhay po natin. At lalong hindi po nawawala yung problema. And I may say, naging sobrang blessed kami because nagkaroon kami ng lola na every day of our lives, umi-inculcates sa isip namin na kahit anong mangyari, hold on sa faith. Kahit saan ka mapunta, hold on sa faith mo. Kahit anong situation meron ka, mag-focus ka kay Lord. So, yun yung nadatak sa isip namin. So, noon po, yung mga pangarap na parang, well, una, parang imposible pang titingnan namin, parang napaka-imposible na makatapos kami ng pag-aaral. But everything na linigun ako, it was God na nagpatapos pala sa amin because never kami na naging scholar. And susunod, sa mga kabataan ngayon, napakarami ng temptation. Let's say, for example, pwede naman makipagsabayan. Nagkataon lang, napaka-blessed siguro namin na sabi nga, may kasabihan po tayo na matutong mamalukot habang maiksik pa ang kumot. So, yun din siguro yung parang, okay, sige, kung anong meron pagkasyahin at kung ano yung binigay ng Diyos, matuto na makontento and of course, laging magpasalamat. And during the time po, life was so hard. Life was hard. And especially if siguro ang iba po sa atin ay nakakaranas din ito. Ano? And there were some people na instead na encourage ka, i-discourage ka. And there are some people na inaasahan mo rin natutulong sa'yo. Kasi may pa ang natutulong. Pero again, napakabuti ng Panginoon. Kasi during that time, tinatak sa puso at isip namin na kahit anong mangyari, tumuto ka kay Lord. Huwag kang didepende sa tao. Kundi kailangan dumipende tayo sa Diyos. So ngayon, nan po yung pangarap na Jollibee lang. Yung pangarap na magkaroon ng gatas ang kape. Sa awan ni Lord po ay pinaparanas na po sa amin ngayon na kahit araw-arawin po. Pero that is because of the Lord. So pinaranas po yan sa amin. So this is what I realize. In our lives, there are a lot of options. In fact, napakaraming pagsubok na pagdadaanan natin. Napakarami din namang temptations na kakaharapin natin, pero napakarami naman pong options. Pero yung pwede natin, in fact, may mga shortcut kasi sa buhay po, yun din yung na-realize ko. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako at yung aking kapatid ng puso na to hold on kay Lord, kahit na may shortcut, kung may masasagasaan na tao, kung may matatapakan na tao, or kung mali na, huwag na din sa shortcut. Kasi, di bali na mapahaba yung paglalakbay, basta yung kasama ay si Lord. And the reason why I am sharing this with you, because even
Even now, every time po, nalilingon po ako, parang, ang nakikita ko na lang pala, pati yung nafe-feel ko na lang pala, yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. And also sa aming family, I remember last year, that was September 2014, siguro sa family naman, hindi naman nawawala. Let's say, yung minsan nagkakaroon ng division or minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. I remember, 6 years ago, that was, yeah, 6 years ago, my mom died, and that was the most devastated part ng aking buhay, or that was the lowest part of my life, and also sa family namin. That was September 2014, and during the time, I remember, walang-wala kami. May hindi nga nung namatay si mama, may hindi ko alam kung paano ko maiuwi ang kanyang labi sa source of one. All I know, I just trusted God. And all I know is nag-focus ako kay Lord. Because I was, during that time, I was totally devastated. And of course, bukod sa nawalan ka, wala ka pang pera financially. We didn't know where to get money para madala ang mama namin sa source of God. But God was so faithful because I remember yung time na yun yung lowest, pero God provided. And last year po, God united us. I and my family, kung yun yung time na yun walang-wala kami, devastated and talagang parang we didn't know where to go during that time. Pero last year, yung pina-realize sa akin ni Lord kasi yung sister ko ay umuwi galing Saipan, so umuwi muna dito for vacation bago sila magpumunta ng ibang bansa din ulit. So nagkaroon kami ng yung father namin from source of God, and of course yung brother namin, and yung mga sisters and brother din sa side ng papa is pinapunta namin sa Manila. And September 14 din, nangyari na naalala ko na parang isa yun sa naging napakasaya na part ng buhay namin. So, God united us. And what I realized is ang situation po ng bawat isa. So, to those who are watching right now, if may pinagdadaanan ka, that is temporary. If may mga pagsubok, if may mga problema, that's temporary. Huwag ka lang dadaanin for it, but dumaan ka kay Lord. Magpasama ka kay Lord. That's what we did also. And in fact, I remember when I became a born-again Christian, during that time, bago ako naging Christian, is yung heart ko noon, may mga hatred din, may mga fear, and of course, may mga discouragement. But when I accepted God, Jesus, in my life, God encouraged me. At pinuno niya po yung puso ko ng pagmamahal. Walang hatred. In fact, wala nang space para sa hatred. Puro na lang pagmamahal. And sa ngayon po, yung pangarap na Jollibee, sa awa ni Lord, pinasawa din kami. And of course, yung pangarap, I want to share this actually, yung pangarap ko lang naman noon, makapunta ng Quiapo, Divisoria, Baclaran, because I am a probinsyana. So, sa awa ni Lord, God provided more than what I needed. So, God is so faithful, and sa ngayon po, we are enjoying what we have right now, and we are very thankful kay Lord kung ano man ang nararanasan namin. And all we know is, without God, I am nothing, and I can do anything kung wala si Lord sa buhay namin. Whatever we have right now, everything comes from God alone. So, to those po na, let's say, nangihina, or let's say, facing difficulties right now, continue to trust God. Continue to trust God kahit na wala nang nakikita, kahit na wala nang narinig, continue to trust the Lord. And of course,
never give up when you dream, or when we dream, let us dream with God. Kasi isa sa pinakamasarap kasama pag mangangarap ay ang Diyos sa buhay po natin. At kahit anong mangyari, kahit na maraming temptation, let's say you're a businessman, businesswoman, or let's say nag-aaral, or nagtatrabaho, napakarami pong temptation sa mundong ito. Pero if we recognize God, that everything comes from God alone, if we trust God, we should not compromise. Kasi napakahirap po kung ipag-compromise. So yes, napakarami, pwede naman tayo maging instant, everything na instant na gusto natin, but may proseso ang Diyos. And every day of our lives, God is molding us. God wants us to grow. God wants to bless us na walang nasasagasaan na tao. Napakarami pong temptation sa buhay natin. But continue to focus on God, not on the things here on earth. In fact, this world will discourage us. Only God, but God will encourage us. So, kahit na anong mangyari po, wag po tayong susuko sa buhay, and lagi po natin isipin yung mga pangako sa atin ng Diyos. Even po kami, even ako po, every time na pinanghihinaan po, kung inisip po ang pangako ng Diyos, and God never failed to amaze us, because many times hindi lang po namin narinig yung salita, kundi pinaranas po sa amin ang kanyang salita po. That's why every time I share that God is so faithful, God is awesome, God is amazing, that is true, because pinaranas po yan sa amin ng Diyos. So, every day ng aming buhay, na-amaze kami kay Lord ang mga ginagawa niya sa amin. I remember, this will be the last. Okay, I remember when someone shared this with us, na why not na mag-tithes, and of course, mag-offering. So, we tried that. And before, because bago pa lang ako dun sa pagiging born again Christian, we tried that also sa tithes offering. So, nag-failed ako once because I committed to give 10% of our income to the Lord. And I failed. I just made 5%. But you know what had happened? Oh my, lahat po ng na-invest namin during that time, walang napakinabangan. So, sabi ko kay Lord, teach us to be more faithful to you. Teach us to be more humble. And pag nagdumig kami, Lord, magawa po namin. And of course, ginawa namin yung 10%. Pero God amazed us. Sobra-sobra po yung binalik ng Panginoon. And kahit napakaraming temptation ang lagi namin every time, because right now we have business. And yung business po namin, dati ang prayer po namin is, Lord, ibigay mo, Lord, sana amin na. Pero ngayon po yung prayer po namin is, Lord, ibigay niyo po sa amin kung para sa amin. Kung hindi po para sa amin, nang humasok ka po, huwag niyo po ibigay. Because God knows best for us. Hindi tayo nakakalam ng best para sa atin, kundi si Lord lang. So, for now po, hindi lang naman financial yung blessing ni Lord. Kasi yung ang financial kasi is bonus na lang po. For now, we are enjoying God's blessing, good health, and of course, ang hindi mabibili po ng pera, yung joy, yung peace po. And wherever we go, we are very confident na si Lord ang may hawak sa amin, si Lord ang nagmamayari sa amin. So right now po, to those who are watching right now, I'd like to encourage you, keep the faith, kahit na anong mangyari po, keep the faith. And guys, saan po tayo mapunta po? We should walk with God and trust God in everything, because everything comes from Him alone. So, and also we should praise God for everything, glorify His name, and we must know our purpose. Our purpose is to bring glory to the Lord, and God is so faithful, ma-amaze na lang tayo. And also, when we obey God, this is what I learned also, there is a blessing in obedience. So, when we obey God, the blessing will follow us. And of course, kahit na anong mangyari, ito rin po natutunan ko, di ba, rin na po natapakan tayo, huwag lang tayo magtatapak. And
di bali na po na dahan-dahan yung pag-angat for as long as kasama natin si Lord. God is so faithful. God is so amazing. That is my everyday declaration in my life na kahit pagbalik-balik na rin pa, whatever the situation na meron tayo right now, God is so faithful. And that is the reality. Hindi po yan mababago po. And bless are those people who obey God. Kasi yung blessing Lord to follow nila po yan eh. Bonus na po ang financial blessing. But if we have good health, we have joy and peace, and we have contentment sa buhay po natin, and we have God in our life, lagi ko din sinasabi, God is more than enough. So for now po, I want to thank our Pastor, Pastor Manny, and Pastor Precy for this opportunity, and of course, si Lord. So to end this, I'd like to share this with you. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Let us continue to trust God in everything. Thank you and God bless. So, yun po ang magandang and very inspiring testimony ng ating kapatid. At katulad po na nangyari sa kanyang buhay, she trusted the Lord. At ganun din po ang hamon sa atin ng ating Panginoon. So bago po ako magtapos dito, nais ko pong iwan sa inyo ang mga versikulo na po na ito. Okay, sabi po doon sa Psalms 37 verse 4. Ang sabi doon, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kapatid, ano man ang nasa ng puso mo? Alam nyo, kung kilala natin ang Panginoon, kilala natin ang kanyang salita, kanyang mapangako, mangyayari po iyon. Basta mahalaga, hanapin po natin ang kaligayahan, hindi dito sa mundo, kundi sa ating Panginoon. So verse 5, ang sabi po dito, commit your ways to the Lord, trust also in Him, and He will do it. So kailangan po na magtiwala tayo sa ating Panginoon. He will bring forth your righteousness as the light and your judgment as the noonday. So verse 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Kailangan po maghintay tayo. Sabi ni Lord sa'yo, anak, relax ka lang. Huwag kang magmadali. Basta sumunod ka lang. Ibibigay ko ang lahat ang nasa ng puso mo. Do not fret. Huwag kang mainggit, okay? Sa mga nagtatagumpay dito sa mundo, pero sa maling paraan, okay? Dahil ang lahat ng yan ay hindi magtatagal. So verse 8, cease from anger and forsake wrath. Iwasan mo ang magalit dahil sabi nga sa pinag-aaral natin sa James, the anger will not, yung ito po hindi ito maging malaking hadlang upang hindi natin magawa ang kalooban ng Panginoon. Yung galit na yon, do not fret, huwag kang magre-reklamo. It leads only to evil doing. For evil doers will be cut off, but those who wait for the Lord, they will inherit the land. Okay, so sa lahat ng mga tao na marunong maghintay at hindi nagmamadali, sila yung makakaranas ng pangako ng Diyos. At sa verse 10, yet a little while and the wicked man will be no more and you will look carefully for his place and he will not be there. Naalala niyo po ba yung lahi ni Iso? Yes. At sa una, nagtatagumpay sila. They're in the winning side, but at the end, hindi naman tumagal. AD 70, wala na po natira sa kanyang descendants. At ganun din po. Pero sa atin, na lubos na nagtitiwala sa Diyos, kumikilala at marunong maghintay sa Panginoon. Alam niyo po, yung best na hinihanap natin, makukuha po natin. Kaya salamat sa ating Panginoon. So, ito po yung mensahe na nais na iparating sa atin ng Panginoon at ang dalangin ko na lahat po tayo ay natuto. At isang bagay lang po, ang paraan, nakita natin na tayo natuto, isasagawa po natin ang mensahe na ito. Amen po ba? Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyo na bagamat ang mundo ngayon, Lord, halos lahat ng tao ay lagi nagmamadali, Panginoon. Nagmamadaling yumaman, nagmamadaling magkaroon ng asawa. O Diyos, lahat ng ito, Panginoon, halos lahat nagmamadali. Yung bata, nagmamadaling tumanda. Hallelujah, Lord. Lahat po ito ay visible na nakikita po namin sa aming kapaligiran. Pero Lord, bilang mga Kristiyano, nawa Lord, ipaunawa mo sa amin ang magandang salita at pangako mo sa aming mga buhay na ito po Lord ang mag-motivate sa amin. Nadisiplinahin namin at matuto kami na magtyaga, na maghintay sa iyong kalooban. Dahil sa pamamaraan lamang na ito na makakamtan namin ang tunay na katagumpayan at the best na buhat sa iyo. At salamat po Panginoon na kung gagawin namin ang mga bagay na ito,
na balang araw, Lord, sasabihin namin, salamat na pinigilan ko ang aking sarili. Dahil kung hindi, hindi ko mararanasan ang the best buhat sa Panginoon. O Diyos, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakinig, nakibahagi sa gawain na ito. At ang dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo po kami samahan, ingatan, continue to bless our country, Lord, the Philippines. Tulungan niyo po na makabangon ang bansang ito, Panginoon. At salamat, Lord, sa mga kapatid na patuloy po na umaasa na may miracle na mangyayari, Panginoon. Salamat po, Ama, sa katotohanan ng iyong salita na patuloy naming mararanasan. Sa iyo lahat ng papurit parangal, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.